sa kagatawhan. Cebu Catholic Television Network. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, World Mayo 26, taong 2021. Araw ng Miyerkules, Credit Man, buwan ng linggo, kumusta po kayo? Naway mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. Hanggang alas 8 po tayo ng umaga, Agustinio, Bonito, Padilla, Bueno, diretso tayo sa mga balita mula sa sulok ng bansa na kalap ni Sheila Inumas. Sheila, go ahead. Maraming salamat, Bonito. Narito ang mga may init na balita ngayong umaga. Sa ulo ng mga balita, hospital bills natengga sa opisina ni Senator Go sa loob ng 15 buwan. Quarantine period para sa mga bakunadong OFW, target bawasan. Traffic enforcer, sibak sa pwesto matapos manita ng motoristang walang violation. Labing limang buwan ang mga panukalang batas para sa mga ospital sa opisina ni Go. Kung paano ang naging sagutan ng dalawang mababatas, alamin natin sa report ni Victor de Guzman. Victor? Mistulang nakabawi sa second round ng debate si Senate Minority Leader Franklin Drilon laban kay Senator Bongo sa ginanap na plenary session kahapon. Ito'y matapos mapagalaman na natengga pala ng 15 buwan sa Committee on Health and Demographics na pinamamahalaan ni Go ang mga panukalang batas na magpapalawig ng bed capacity at iba pang pangangailangan ng mga lokal na ospital sa bansa. Pahayag ni Drilon, hindi totoo ang paratang ni Go na dinedelay niya ang pagdinig at pagpapasa ng mga panukalang batas. At sa katunayan, si Go umano ang natulog sa kanyang tungkulin dahil natengga ang mga panukala sa opisina nito. So hindi po totoo, Senador Go, na pinapatagal ko po itong mga pagpasa nito, mga batas na ito. Dahil paliwanag na Enero pa lang ay nasa committee na ng health kung saan kayo po ang chairman. At doon po tumagal ang panukalang batas. Kayo po, mahaba ang manifestation nyo, in effect, sinisisi nyo pa rin tayo. Sinabi nyo po nung nakaraang sesyon na bakit ko pa pinapatagal itong pagpasa nitong mga panukalang batas. Napakita natin na sa record ay hindi po totoo yan. Dahilan po natenga at doon nagpending sa komite, may gini isang taon po itong mga bills na ito bago po dalhin sa plenary. Sa pandemya po tayo, Mr. President, at ayaw po natin may masayang na oras, and I know you have a good heart to help our fellow Filipinos, Mr. President. Maraming simple lang po ang tanong ko. Hindi totoo sa Senator Go na dinilay ko ito, na pinapatagal ko ito mga bills na ito. I'm referring po dun sa ating 4 na oras na pag-debate, Mr. President. Sinabi niyo talaga, and pointing to me, you said that you pretend to support these bills, but in fact you do not. And you're saying, pinapatagal ko ang pagpasa nito mga panukalang batas. Hindi po totoo yan, hindi po ba? Now I am convinced, Mr. President, that you are willing to help these measures to be passed, Mr. President. Depensa naman ni Senator Go, hindi totoong tinulugan ng kanyang opisina ang mga panukalang batas at marami nang umanong factors na nakakaapekto para buksan at i-report ito sa plenaryo.
Noong May 20, sinubukan ni Senator Bongo na tapusin ang mga interpellation ng mga panukalang batas dahil mahalaga umano na maaprubahan agad ang mga ito, lalo na't napupuno ang mga ospital dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. At inakusahan si Drilon na dinedeli ito dahil sa halos na 4 oras ng pagtatanong ng senador. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Breakfast. Samantala, sa ibang mga balita, target ng Department of Tourism na bawasan ang quarantine period ng mga returning OFW o balikbayan sa bansa na nabakunahan na. Kung ano ba ang polisiya na ipatutupad o ipinatutupad ngayon sa mga Pinoy na pumapasok sa bansa at kung gaano kaikli o kahaba ang target na quarantine period ng DOT para sa mga nabakunahang OFWs, alamin natin sa report ni Vien Dacles. Vien? Iminungkahi ng Department of Tourism na isailalim muna sa 7-day quarantine sa mga airport ang mga overseas Filipino worker na nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ganito umano ang kasalukuyang ipinatutupad sa mga bansa gaya ng Hong Kong at Thailand. Magkakaroon umano ng green lane para sa mga returning OFW at mga foreign national na nakakuha na ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19. Sa ngayon, ang ipinatutupad na polisiya ay kahit bakunado o hindi, kailangang sumailalim ang mga balikbayan at OFW sa 10 araw na quarantine sa mga hotel at 4 araw na home quarantine na masyado umanong magastos. Pahayag ni Puyat, maganda umanong pag-aralan at gayahin ang entry procedures ng Hong Kong at Thailand at alamin kung ano ang swak at epektibo sa Pilipinas. Sa Hong Kong, pinapayagan ang pagpasok ng mga foreign national basta't galing ang mga ito sa low-risk countries. Sa Thailand naman, pinayagan nila ang pagpasok ng mga dayuhan basta't kumpleto na ang bakuna kahit pag galing ito sa high-risk area. Pero noong May 6, ibinalik ng Thailand ang 14-day quarantine requirement matapos muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Bukod dito, sinabi ng kalihim na plano rin nilang buksan na ang commercial flights sa Hunyo para muling mapalakas ang turismo sa bansa. Paliwanag ni Puyat, sa ngayon kailangan pa umanong mag-book ng point-to-point flights para lang marami ang destinasyong palabas ng Metro Manila. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Vien Dacles, this is Breakfast. Maraming salamat, Vien Dacles. Samantala, may sagot si Commission on Higher Education de Vera sa mga bumabatikos sa flexible learning system. Kung ano ang sagot na ito at kung bakit nga ba tila maraming ayaw sa ganitong klaseng setup sa paaralan, alamin natin sa report ni Casey Derilo. Casey? Binalikan ng Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III ang mga kritiko hinggil sa flexible learning system. Ito'y matapos umani ng batikos ang kanyang pahayag na hindi na babalik sa tradisyonal na face-to-face classes ang mga estudyante sa mga universidad at kolehiyo dahil sayang umano ang naipuhunan sa technology at training ng mga guro o professor. Sagot ni de Vera, ayaw tanggapin ng mga kritiko ang flexible learning system dahil gusto lang nilang batikusin ang gobyerno. Nililito lang umano nila ang issue dahil hindi naman ibig sabihin ng flexible learning ay online classes lang. Paliwanag ni De Vera, ang flexible learning ay kombinasyon ng digital at non-digital technology kung saan hindi naman nire-require ng CHED gumamit ng internet connectivity. Matatandaan na simula ng pumasok at kumalat ang COVID-19 sa bansa, nagsimula na rin ipatupad ang online classes sa mga estudyante para maiwasan ang banta ng COVID-19 virus. Marami estudyante ang nanibago at nahihirapan sa bagong uri ng pagkaklase dahil marami umanong distraction sa bahay at hindi lahat ay may access sa computer o internet. Ilang grupo rin ng mga estudyante ang humiling na academic freeze. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Drilo, this is Breakfast. Suportado ng Bangsamoro People's Coalition ang tinatawag na Bangsamoro Transition Authority.
Pero ano nga ba ito at bakit gano'n na lang ang suporta dito? Alamin natin sa detalye ng report ni Vian Dacles. Vian? 3 taon pa, yan ang hiling ng Bangsamoro People's Coalition sa idinaos na peaceful rally sa harap ng Senado sa Pasay City. Ayon sa mga kasapi ng Bangsamoro People's Coalition, patuloy ang kanilang walang katapusang suporta sa mga panukalang batas na nakahain sa Kongreso. Nais nilang amyendahan ang Republic Act 11054 na ipagpaliban ang nakatakdang BARM elections sa susunod na taon at gawin na lamang ito sa 2025. Dagdag pa ng koalisyon, magbibigay daan ito para sa Bangsamoro Transition Authority o BTA para tapusin ang iba pa nilang trabaho na naaayon sa probisyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Paliwanag naman ni Bangsamoro People's Coalition for BTA Extension spokesperson Dr. Jolly Lais na ipit sa gitna ng COVID-19 pandemic ang full operation ng BTA para mapag-aralan umano ang mga batas at kautusan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na pasok sa transition plan. Ang pagpapatuloy ng mga nakaupo sa BTA hanggang 2025 ay may layunin ng bigyan umano ng sapat na panahon ng pamahalaang Bangsamoro para gawin ang mga nakasaad sa BOL. Nakatuon ngayon ang atensyon ng Bangsamoro government sa mga hakbang kontra sa pandemya gaya ng paglalaan ng 155 million pesos na pondo sa lugar na sakop ng BARM para sa pagpapatayo ng mga COVID isolation centers at testing areas. Umapila na rin ang grupo kay Pangulong Duterte na gawing urgent ang mga batas na nakahain sa Kongreso hinggil sa peace legacy sa rehiyong Bangsamoro. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Vian Dacles, this is Breakfast. Samantala, ito isa namang trending news. Isang traffic enforcer ang sibak sa pwesto matapos umanong manita ng isang motoristang wala namang traffic violation. Kung paano nangyari ang insidente, alamin natin sa detalye ng report ni Victor De Guzman. Victor? Sinibak sa pwesto ang isang traffic enforcer sa Maynila matapos itong hulihin ang isang motorista kahit wala namang violation. Ipinatawag na umano ni MTPB Chief Dennis P. Viaje ang nabanggit na enforcer at nangako na aalisin ang katungkulan nito. Sa viral video, mapapansin na may 9 segundo bago ang red light nang bigla itong harangin ng isang enforcer mula sa gilid ng kalsada. Dahil sa inis ng motorista na kinilalang si Miguel Vistan, napapost ito online at sinabing hinuli siya ng isang enforcer kahit walang violation. Nagbanta pa umano ang enforcer na kukumpiskahin ng kanyang lisensya. Sinubukan namang magpaliwanag de Vistan gamit ang kuha sa dashcam pero hindi napigil ang enforcer sa paghuli sa kanya. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Victor De Guzman. This is Breakfast. Balita naman mula sa Ibayong Dagat. Dalawang tren sa Kuala Lumpur, Malaysia ang nagsalpukan. Kung bakit nagsalpukan ito at kung meron bang human error o operation error at kung may nasaktan ba sa nangyaring insidente, alamin natin sa report ni Patricia Mercado. Patricia? Mahigit 200 katao ang sugatan matapos magsalpukan ng 2 tren sa Kuala Lumpur, Malaysia. 47 dito ay lubhang nasugatan at ang 166 naman ay nagtamo lamang ng minor injuries. Napag-alaman na ang 2 tren pala ay magkasalubong at binabaybay ang iisang riles ng magsalpukan ito. 100 metro ang layo mula sa KLCC Station malapit sa Petronas Tower. Ayon sa saksi, ilan sa mga pasaherong nakatayo ay tumumba at ang iba naman ay tumilapon sa kanilang kinauupuan. Bago pa ito mangyari,
Huminto muna ng halos 15 minuto ang tren at ilan sandali lang ay sumalpok na ito. Base sa inisyal na imbestigasyon, ang tren na may dalang pasahero ay papuntang KLCC Station, habang ang isang tren ay walang laman ay papuntang Kampong Bahru Station. Posibleng miscommunication sa pagkontrol ng tren ang dahilan ng nasabing insidente. Sinasabing ito ang first major accident sa loob ng 33 taong operasyon ng tren. Samantala, sa ibang balita, markado ang noo ng isang ginang matapos tutukan ng baril at barilin sa noo ng isang lalaki sa Russia. Ayon sa report, prank lang dapat ito, pero laking gulat ng lalaki nang dumugo ang noo ng biktima, na agad namang tinakbo sa ospital at inadmit sa neurosurgery department. Kinilala ang suspect na si Denis Yegorov, 42 taong gulang, habang hindi na pinangalanan pa ang ginang. Gulat naman ang ginang nang hawakan niya ang kanyang noo na walang tigil ang pagdudugo at tila ba ay nag-iwan nito ng butas sa noo. Ayon sa imbestigasyon, maaring harapin ni Yegorov ang 7 taong pagkakabilanggo. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move. Patricia Mercado, this is Breakfast. Sa balitang pampalakasan, isang Phil-Am ang gumawa ng pangalan sa NBA matapos tanghaling NBA 6th Man of the Year. Kung sino ang Phil-Am player na ito at kung paano niya nasungkit ang nasabing award, alamin natin sa Sports Centrum Report ni Carl Valencia. Carl? Phil-Am star at kababayan Jordan Clarkson ng Utah Jazz tinanghal na 2021 Kia NBA Sixth Man of the Year. Si Clarkson ang kauna-unahang Jazz player na nanalo ng naturang award. Nakuha ni JC ang 65 votes at umakot ng 407 total points mula sa global panel ng 100 sports writer at broadcaster. Tinalo ni Clarkson ang teammate niyang si Joe Ingles na nakakuha ng 272 points o 34 votes at New York Knicks guard na si Derrick Rose na may 77 points o isang boto. Nag-average si Clarkson ng 18.4 points per game, 4.0 assists per game, 42.5% field goals at 26.7 minutes per game off the bench. Samantala, sa ibang balita, nakakuha ng spot sa Tokyo Olympics ang SEA Games gold medalist na Taekwondo Jin na si Kurt Barbosa. Nasungkit ni Barbosa ang spot matapos talunin ang Jordanian na si Zaid Al-Halawani sa sinalihan nitong kompetisyon. Si Barbosa ang ikasyam na Pinoy na nag-qualify para sa Tokyo Games. Makakasama nito ang pole vaulter na si EJ Obiena, gymnast na si Carlos Yulo, mga boksingero na sina Yumir Marshall, Irish Magno, Nesty Petesio at Carlo Paalam. 2016 Rio Olympics silver medalist weightlifter na si Heidelin Diaz at rower na si Chris Nievarez. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Carl Valencia. Yes sir, this is Breakfast. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pandaraya ng aktres na si Alice Dixon sa kanyang bakuna laban sa COVID-19. Kung paano umano nangyari ang umano'y pandaraya, alamin natin sa Biz Bites Report ni Maine Barreto. Maine? Tikos ngayon si Alice Dixon dahil sa kanyang second COVID vaccine shot na Pfizer dito sa Manila. Ilang hanash ng mga netizen ay bakit nabigyan kaagad ng second dose na Pfizer ang aktres. Ang unang shot ni Dixon kasi ay sa Canada. Sabi ng ilan, baka daw gumamit ng powers itong si Dixon kaya't nabakunahan agad-agad. Natanong pa ang aktres kung saang classification siya nabibilang sa priority group. Sumagot naman si Dixon sa isang Instagram user na flexible daw ang gobyerno para sa mga taong nagbabalik bansa na may kakaibang sitwasyon.
Let's wait and see if may dagdag na banat pa ang mga netizens in the future. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Main Barreto, this is Breakfast. At yan ang mainit na balita ngayong umaga. Magbabalik ang Breakfast matapos ang ilang paalala. Madali ang malayo sa pamilya. Makipagsapalaran kahit walang kasiguruhan. Para sa pangarap at pag-asa. Samahan sina Doc Chi at Flor sa programa Maghahatid ng Agarang Aksyon at May Puso. Para sa inyo, Kabayan. Kabayan? Kwentong OFW. Tuwing Biyernes, alas 9 ng umaga, sa TV Koto. When you trust the women, nai-empower mo na siya. You need to understand na lahat talaga nagkakaroon ng adjustment. Don't blame yourself too much, we're all in survival mode. Forgetting is not healing, you know? Kailangan na psychological clearance. Dito pa rin sa programang Women! 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 Yes. Pampas GV. Yes, Pampas Good Vibes. Kulang na nga kami sa tubig, minsan na nga lang may tubig, gabi na nga lang, tapos kulay brown pa. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. We have to balance the need to protect public health saka yung quest for justice. Short but very striking, may impact. There's no balance there at all kasi everyone is scared for their lives. Pag document kasi hindi mo siya makikita kung authentic ba siya, genuine, sa video conference. Dahil nabawasan po yung kanilang work rate, mababawasan din po yung kanilang kita. I think nature is sending us a message to go back to the basics, embrace living a minimal life. Tuwing Huwebes sa TV Koto. Dadago naman tayo sa isyu ng pamparaon na nakalap ng ating lakotsero na gwapito si Gary Lim. Gary, let's go ahead. Thank you. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lagalag na Kuya G. Dito lamang sa G on the Spot. Mula dito sa Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan. Nako, makaka-relate po tayo ngayon sa ating mga katanungan para sa ating mga kababayan. Dahil sa pagluwag ng community quarantine dito sa ating bansa. Sa palagay niyo ba ay babalik na naman po ba ang trapiko diyan sa Metro Manila? Wala na kayang pag-asa na lumuwag pa ang trapiko? Yan ang tanong natin. O yan, samahan niyo po ako. Dito lamang yan sa G on the Spot. Tara na. Good morning. Sa palagay niyo po ba, dahil sa pagluwag ng community quarantine sa ating bansa, sa palagay niyo, babalik na naman po ba ang trapiko doon sa Metro Manila at may paraan na ba itong lumuwag pa uli? Tapos kung magkakaroon ng solusyon, palagay ko sa ngayon hindi pa. Para
Kasi isang family, ilang sasakyan. So, ang laking cost na sa traffic. Oo, babalik. So, no, magkaka-traffic na naman po. Tanong na po, ang ganda ng mga halaman nyo. Ikaw po ba ay may-ari nito? Opo. Ay, ang ganda. Pakita lang natin yung mga halaman, no? Oo. Ayan. Yan, dito yan. Saan po ito, sa? Sa Baliwag po, sa Bang Baliwag. Mga ay, rare plants po. Ay, sige. Thank you po, ate. Sa palagay ko po, sa pagbalik ng pagluwag sa GCQ sa bansa, sa tingin ko, ganun pa rin ang magiging sistema natin sa Metro Manila. Hindi magbabago yung layo ng traffic ko. Ma-traffic pa rin para sa akin. Para sa akin, ganun pa rin. Kasi dumadami ang may sasakyan. Patuloy na dumadami yung gumagamit ng mga sigut na second na sasakyan. Kaya feeling ko, ganun pa rin. Same pa rin ang magiging sistema natin sa Manila. Traffic pa rin. So magkaka-traffic pa rin, ano? Magigpit o magluwag yan. Same pa rin yan. Kasi kahit naman dating walang pandemic, is traffic sa Metro Manila. Wala naman tayong nagawa ito sa traffic na yun. So feeling ko, same pa rin. Ilan ba ang kotse mo ngayon, kuya? Nako. Wala po. Pero nagmamaneho po kayo? Nagmamaneho po. Nagmamaneho po. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat sa oras po, kuya. Po. Thank you. Thank you. Sa palagay nyo ba, sa pagluwag, dahil sa pagluwag ng community quarantine sa ating bansa, sa palagay nyo ba, babalik na naman po ang traffic doon sa Metro Manila? At sa palagay nyo ba, luluwag na kaya ito? Magiging traffic ulit. Traffic ulit yan kasi mag-adiktado rin mga tao. Mga sabik sa gala din yung mga yan. Ikaw ba, ano bang dala mo? Nagmamaneho po ba kayo? Naghinahanap lang. May hinahanap? Ano ko ba kayo? Nagsisearch ng ano? Sa Meralco ko eh. Sa Meralco pala? Kasi kuya, akala ko nagsisearch ka ng pag-ibig. Okay, thank you kuya. Thank you. O ayan, narinig nyo ang mga sagot ng ating mga kababayan. Dito lamang yan sa Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan. O ano, kung gusto nyo sumali sa ating diskusyon, ayan, pwede kayong mag-comment down below para siyempre makihalubilo kami sa amin. Dito lamang yan sa TV Koto, G on the Spot, ang iyong Kuya G. See you tomorrow! Bye-bye! Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, World, dating makapanayam ngayong umagang ito. Walang iba ang five-termer na mayor ng Mandaluyong, naging congressman din siya sa nasabing syudad. At ngayon, chairman ng MMDA. So, alamin natin, ano ang sitwasyon ng Metro Manila Development Authority as kanyang pamalakad na sabihin natin, mag-aaring na buwan na, after na, muna namatay ang butihing general team. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, bonito at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po ang isang Benor Abalos sa ngayong GCQ na? Mukhang matrapik na sa kamilaan. Kami po ay napakasaya sapagkat nanggaling kami sa talagang sabihin na natin mamumot, no? Nung lumabas ang variant na ito, nagtatak kami halos doble araw-araw at nakikita naman natin sa ibang bansa kung anong pinsala ang ginawa nito mga variant at mutation na ito. Sa awa ng Diyos, sa guidance ng IATF at ng ating Pangulo, no? Ito ay nagkaroon ng ECQ, diluwagan ng konti, at yung pagluwag naman ay tamang-tama bonito dahil binalanse ang kalusugan at ekonomiya. At hindi naman nilakihan namin ang tinatawag na borders ng Metro Manila. Sinama namin ang Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. At yun ay naging epektibo. At hindi kagad binuksan ang kalakamay nila, inunti-unti. Nagkaroon ng MECQ flexible, nagkaroon ng GCQ heightened restrictions, no? Anong ibig sabihin ito? Inihigpitan mo borders mo, at the same time, unti-unti mo lang binubuksan ang iyong ekonomiya. So ang resulta ito, mababa ang aming kaso at buhay, halos nabubuhay ng aming ekonomiya. Si, yun naman yung pang-General Danieli, ano ang mga programa na kanyang iniwan at yung pinagpapatuloy? Well, ang mga iniwan niyang mga programa nito ay itong tinatawag nating bus carousel, no? Ito yung programa ng Department of Transportation at DOTR at tumutulong po rito ang MMDA. At bukod dito yung tinatawag nating mga flood control,
No? Ito'y inaayos namin ngayon. Itong bus carousel, may konti tayong problema sa mga tinatawag natin U-turn slots kasama mo nito. Kasi dapat isarado mo ito eh. So wala na mag-U-turn. Nagkaroon ng konting traffic rito. No? So, dahil hindi na maka-U-turn yung mga tao. So nangako ako noon na gagawang ko ng tinatawag natin elevated bus ramp. Ibig sabihin ng elevated bus ramp, yung mga bus na nasa kaliwa ay tataas. Habang tumataas sila sa ilalim, makakapag-U-turn na. Pero okay. Ito, oo, pero for the first time, dito ko lang sasabihin sa programa mo, nagpagawa ko study, pinagawang ko sana ng meeting ito, lahat. Ako yung kabutik, mahulog sa silya ko at sobrang mahal, bonito. It's about 400 billion. Isang butas lang, ha? Dalawa yun, isang southbound, isang northbound. Isang intersection lang is 400 million. So alam mo naman ako, kailangan palang pangalagaan ng pera ng gobyerno. Kaya nga magpapatawag ako ng press dito para sabihin sa kanila na ako'y nangako ng elevated bus ramp. Pero dahil nga sa nakita kong sobrang mahal ng presyo, pag-experimente muna ako, maglalagay na muna ako ng traffic signs doon ng mga tao ron. O, titignan ko kasi baka naman ito'y maging effective para lang talagang napakamahal hanggang sa makahanap kami mas mura-mura. No? So yun ang mga nangyayari ngayon pagdating sa traffic po dito. Okay, bakit po saan na-feel na natin ang iba, sabi nila, back to normal na tayo kasi matraffic na Metro Manila. Bakit mas matraffic na Metro Manila ngayon si Sikipo pa naman? Well, sa totoo lang, malaking bagay talaga bonito yung nangyaring mga ginawang NLEX to SLEX, no? Ng mga kalye na nabuksan. At hindi lamang yun, magbubukas pa in the next coming days nitong tinatawag nating mga bridges ni Secretary Villar. At kung hindi ako nakakamali, alam mo, napakagarito si Secretary Villar, ha? Sa totoo lang, ha? Kung malalaman lang ng tao yung ginawa, yung mga kalye, mga tulay na bubuksan pa. Ako mismo, MMDA chairman, nagulat ako. Siguro, just for this month, this quarter, baka dalawang tulay ang buksan niya. No, before the end of the year, ito yung Rockwell Bridge to Mandaluyong to Makati para maibsan ang Guadalupe Bridge sa EDSA. At yung kabila naman ay yung Pasig to Taguig Bridge. No? So, marami pang ibang mga tulay na ginagawa ito. Marami pang ibang kalye. At hindi lamang yun, dito naman kay Secretary Tugade, ang galing din dito, bukod sa subway, na talagang siya ang kauna-unahan sa Pilipinas, kay Pangulong Duterte po ito, dahil subway ito, ay meron ngayon yung LRT, MRT na galing dito sa Marikina, papunta ng Rizal, ay siguro by next year yan, no? Pero ang tingin kong mauna ay itong Quezon City, dito sa Miss Rotonda, papunta po rito sa Bulacan, papuntang Bulacan. No? So you could just imagine you've got a network of roads, bridges, and at the same time, bonito yung mass transport system. Yun ang importante sa lahat. No? Kaya parang ito'y magugulat ka. Ang daming ginagawa. No? Kaya nga ang ginawa namin sa MMDA, minabuti namin, na isuspindi muna yung color coding. Tignan muna namin kasi kaya pa naman eh. Diba? Para magamit ng mga tao ng gusto ang kanilang mga kotse. So this in spite of the pandemic, may mga pinasinayaan din ng mga big-ticket projects na ating pamalaan, lalo-lalo na ang ganyan na mga iba't ibang mga ahensya with the coordination of course with MMDA. Okay, dito tayo sa isang proyekto under you. Ito tinatawag na heat stroke break. Yung ilan, sabi nga, na heat stroke na nga, tapos nagka-kwan pa, may break pa. Well, ano ibig sabihin nito si Juan? Kasi alam mo, bonito, nung nakaraan, no, sobrang init. No? In fact, ako, may mga, sa farm ko, alam mo, yung mga kabayo, ako, tatlong kabayo na matay because of the heat stroke, ha? Mga ano na yan, ha? mga animals na yan, and yet hindi nila kinaya. Ano pa yung mga kababayan natin, mga kasama natin sa trabaho? Ito mga nasa kalye.
So ang amin nasa kalye ay mga traffic aids at siguro yung mga nagwawalis-walis, kung ang oras sila ay 5 to 1, meron silang prescribed heat stroke break time ng 10 o'clock to 10:30, 30 minutes, no? At dalawang batch at isa naman 10:30 to 11, no? Tapos sa gabi naman, ganun din, from 11 to 11:30, ibang batch at 11:30 to 12 noon. So iba-ibang batches kasi ito eh. Pero kung umano pa, lumala pa ng more than 40 degrees, no? Magkakaroon sila ng 15 minutes additional break pa. So magiging 45 minutes break. No? Kasi alam mo, bonito, kumuha tayo ng additional 1,000 na ano eh, na traffic enforcers. Yes. Okay, so that's underused. Ito naman tayo sa vaccine at mukhang natuwa yung kasamahan natin sa MITA. Mukhang the first personally naka-vaccine. Pero love na love nyo ang mga kasamahan natin ha. May bakuna dyan sa MMDA at may swabbing din, alam ko. Para sa ating mga kababayan din sa MMDA. Anong pabakuna mo, Sir Juan? Hindi ako nakakamali, Sinovac ang bakuna namin dito. Sinovac. Yes, Sinovac. So napabakunahan namin ang mga empleyado namin. So pamilya eh, di ba? I mean, every day, dito yung mga MMDA team, media team. May mga media naka-assign sa amin. Nakikita ko sila, nasa field sila. Kumisan, dikit-dikit sila. So sabi ko, sige, yung mga nasa protocols naman na senior citizens, persons with comorbidities na media, unahin na rin natin. No? Isama na namin sa bakuna. So mamaya, pagkatapos ng interview, didiretso na ako sa vaccination, babakunahan na ang ating mga media partners dito sa NMDA. Sir Mario, nagumusta ang ating mga kababayan sa sinubalitaan din natin na isa din yung pamilya na dahil dito sa COVID na ito. Kumusta na po si Sir Mario? Well, mabigat ang nangyari sa pamilya ko. Yeah, mabigat ang nangyari sa pamilya namin na bonito, no? Nagkasakit silang dalawa noong July. Ang daddy ko gumaling after about 2 weeks na iuwi ko siya. Ang mami ko, I stayed with her in the ICU for about 1 month. Pero nagkasakit na rin ako rin, tinamaan ako. So, kailangan ko umalis na rin. But my mom, because of COVID, nagka-stroke siya sa brain. And she died last January because of the effects of COVID. My family is dealing with this. Ang daddy ko naman, of course, the grief will always be there. Eh. Kung mag-isa ka na lang, maaalala mo eh. So, and it came at a time when I was appointed by the president as MMDA. After 3 days, my mom passed away. But before that, I told my mom that this, itong binigay sa akin ng Panginoon, na binigyan ako ng oportunidad ng gobyerno ng ating Pangulo, I will do all my best, no? Ukol dito sa focus sa pandemic na ito. Mahirap na experience to. Ayoko maka experience pa maski sino sa nangyari ito, no? Alam ko maraming may masamang experience sa pandemic na ito, no? Pero mabangon tayo. Somehow yung mga na-experience ng ganung COVID, may nawalan ng pamilya, sila ay naging parang matatag ngayon at naging wounded healer na sila ng bansa. Katulad ko. Well, siguro it's about, mapag-iisip mo talaga, bonito eh. Everything, you would appreciate life. You would appreciate, nagbago lahat eh, di ba? Dati, nasa labas ka, barkada mo. Ngayon, nasa bahay ka. Dati, nanonood ka sine, punta ka ng bar, inom ka. Ngayon hindi, kasama mo mga anak mo, mga apo mo. Simpleng buhay. I mean, it's really a reflection of everything. From your family, to spirituality, even your environment, you appreciate maski mga halaman, mga tubig, of what you could do. Kaya nga, ito sa MMDA, sabi kong ganun, it's about time that we fight urban decay. Maganda yun natin, nakikita yung mga bike lanes, di ba? Di ba maganda yung paglabas mo, maganda yung siwi ng hangin, nakikita ka ng mga puno. And this is what we're going to do with MMDA, urban decay, ano. And it's about time siguro din po nito for us to re-examine even our building code, our business protocols. Dati kasi, parati naka-aircon ka, nakatabi ka. Pero with this pandemic, iba na, alfresco na, hindi ba? Core of nature.
So, ang daming binago talaga po dito. Okay, speaking of sine, last question ko sa'yo. Alam ko, marami ka pang gagawin. Speaking of sine, Manila Film Festival ay ano ang preparasyon nyo? December pa, pero alam ko, mahirap ang preparasyon ngayon. Lalo magsushooting, magbabubble pa yung mga yan. Mag-stay for how many weeks sa shooting area bago sila makalabas at yun ang sakripisyo. Kumusta? Well, alam mo itong pandemya, ang one of the hardest industry ay ating movie industry. Bakit? Sinarado lahat ng sinihan eh. So, paano mo maibibenta ito? Kung ilalagay mo naman sa television, piracy naman ang kalaban mo. So, lahat ng tulong na maibibigay sa movie industry ay bibigay natin, lalo na MMDA. So, ito nga, nag-meeting kami, siguro may mga contest pa kami eh. Meron kaming gagawin sa mga bata na online teaching. Kasi mahilig sa mga teaching mga bata ngayon eh, di ba? Kaya, isang cellphone na makagawa ka ng pelikula eh. No? It's about screenwriting, directing, the art. No? So, ito kasi ito, it has a lot of potential. Sabi ko nga sa iyo, bonito, with this pandemic, kayo muna appreciate lahat eh, di ba? Pero we will really give our 100% help and assistance to this industry. Maganda ang pelikulang Pilipino. Dapat lamang suportahan, ipaglaba, lalo sa mga panahon ngayon. So yun. Wala na akong katanungan sa iyo, Chairman. Mensahe niyo po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga sinasakupan mo, Metro Manila. Go ahead. Well, sa aking mga kababayan, ano, we've been through the worst. Makukumpira ninyo ang ating bansa sa pinagdaanan natin. Papalo nyo siguro yung TV sa ibang mundo. Maski mayayaman ang bansa yan, nakaka-second and third surge, nag-lockdown ulit. Pero tingnan natin, nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasaan tayo ngayon? Alam nyo ba sa ASEAN, pangalawa tayo sa pinakamaraming bakunang na ibigay. No? Isipin nyo, Pilipinas yan. Sa hirap nag-aagawa ng lahat. Kaya nga, alam, sabi ko kay Secretary Galvez, Secretary, alam mo, bilib na bilib ako sa iyo dahil masaya paano, ang daming mong pinagdaanan, and yet, tignan mo nangyari, nakakuha ko pa ng maraming bakuna. At ito pa, sabi ko sa iyo, bonito, out of 47 countries in Asia, ang ilan ng Pilipinas sa bakuna, we are number 13. Number 13. At sa buong mundo, 196 countries, pang ilan sa bakuna ang Pilipinas. Right now, we are number 37. And these figures never lie. No? Wow. Hindi ko sasabihin sa television ito. Mm-hmm. Anong ibig ko sabihin? We have a target in Metro Manila, hopefully by November, matapos ito. Alam ko, it's a target that's very hard to achieve. Pero walang imposible kung magtutulungan ng gobyerno, ang primera, tayo lahat at disiplina. No? So, buong Pilipinas, kayang-kaya natin ang pandemya. Eh? Magtulungan lang tayo at magkaisa lang tayo. Okay. Maraming salamat sa oras mo, Chairman, at mabuhay kayo. Maraming salamat, Bonito. Mabuhay ka, pare ko. Thank you. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. We have to balance the need to protect public health saka yung quest for justice. Short but very
striking, may impact. There's no balance there at all kasi everyone is scared for their lives. Pag document kasi hindi mo siya makikita kung authentic ba siya, genuine, sa video conference. Dahil nabawasan po yung kanilang workplace, mababawasan din po yung kanilang staff. I think nature is sending us a message to go back to the basics, embrace living a minimal life. Tuwing Huwebes, sa TV ko to. Hindi madali ang malayo sa pamilya. Makipagsapalaran kahit walang kasiguruhan. Para sa pangarap at pag-asa. Samahan sina Doc Chi. At Flora. Sa programa. Maghahatid ng agarang aksyon. At may puso. Para sa inyo, kabayan. Kabayan? Kwentong OFW. Tuwing Biyernes. Alas 9 ng umaga. Sa TV ko to. When you trust the women, nai-empower mo na siya. You need to understand na lahat talaga nagkakaroon ng adjustments. Don't blame yourself too much. We're all in survival mode. Forgetting is not healing, you know? Kailangan ng psychological clearance. Dito pa rin sa programang Women! 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 Yes. Pampas GV. Yes, Pampagod. Good vibes. Isang Ingliserong asyendero ang nagpatawag ng party sa kanyang mga sinasakupan. Inatasan niya ang kanyang sekretary na magpadala ng text message upang kumbitahin ang kanyang mga sinasakupan niya. Tinikta ng asyenderong Inglesero ang lalamanin sa text. Sabi niya, "You are cordially invited to a dinner party tomorrow night, but you may come earlier at your own convenience." Ngunit sa laking gulat ng asyenderong Inglesero, wala ni isa man sa kanyang mga sinasakupan ang pumunta sa pinatawag na pagtitipon. Kaya tinanong niya ang kanyang sekretary kung ano ang text na pinadala. Sabi ng sekretary na sinunod naman daw niya ang kanyang sinabi na maliban sa huli, binago niya ang word na convenience na hindi siya sure sa spelling nito. Ang sabi niya sa kanyang text, "You are cordially invited to a dinner party tomorrow night, but you may come earlier at your own risk." Napakalaking pagkakaiba, di mo ba? Sa risk at convenience. Convenience, ayon sa lexicon definition nito, ay being able to do something easily. Abang risk naman ay exposure to danger. Kaya walang pumunta sa pinatawag na dinner party ng asyenderong Inglesero. Ayon sa isang Lebanese American writer, poet, at visual artist Khalil Gibran, "Between what is said and not meant, and what meant and not said, most of love is lost." At gustong-gusto ng mga kontra ng pamalaan ang pagliligaw sa atin sa maling landas. Hindi tayong pinaniwala na ang komportabling pamumuhay na dala ng mga pamalaan Duterte isang malaking risk. Huwag naman sana tayo magpadala sa mga mapaglilang na mga kalaban ng kupunan. Pagkos magkaisa tayo tungo sa matagumpay at komportabling pamumuhay.
kung dito yung gusto, akong pulong, barugan. Anong nyo man kami na sa kitaan, pero napasabot na kausagan. Inyong bonito pamilya, na imbag na bigat, Pilias. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.